Mal, congratulations. Sa wakas, nagawa natin. Sa wakas, nag-graduate na rin tayo. Congrats din, mahal ko. Oo, nagawa natin. And I love you so much. I'm so proud of you. I love you too, mahal ko. Oh, teka. Ano yung ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Bakit ka nakaluhod? Rigor, ano ba yung... Althea, will you marry me? Rigor? Hindi mo na kailangan itanong ang mga bagay na yan. Mahal ko. Yes! Salamat, mahal ko. Mula sa araw na to, ipinapangako ko, paliligayahin kita araw-araw. Bubuo tayo ng isang masaya at normal na pamilya. Ibibigay ko ang lahat sa iyo, Althea. Ako din, Rigor. Ipinapangako kong gagawin ko ang lahat upang lumigaya ka lang sa piling ko. Let us celebrate. Ihahanda ko lang ang wine. Teka, kailangan malaman agad to nila, Junya. Tatawagan ko lang sila. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Oh, Rigor. Napatawag ka. Uy, congrats nga pala. Nakagraduate na din kayo ni Insan. Salamat, kapatid. Siya nga pala, napatawag ako sa'yo para ibalita na... Sino kayo? Rigor? Bitawan niya ako! Hello, Rigor! Anong nangyayari dyan? Sumagot ka! Rigor! Love, bakit? Sila, Rigor, ni Nita. Mukhang may nangyaring masama sa kanila. Ano? Paano? Anong ibig mo sabihin? Kailangan na natin magmadali. Hindi maganda ang kutob ko. 5 taon matapos magapi nila Junya ang mga aswang at bampira. Isang tawag ang natanggap niya mula sa kaibigang si Rigor. Buong galaksana nitong ibabalita sa kanila ang plano na magkasintahan na pagpapakasal. Ngunit ang masayang tagpo na yon ay napalitan ng pag-aalala para sa magkasintahang ni Nita at Junya. Nang biglang maputol ang tawag na yon. Wala nang inaksayang sandali ang magkasintahan at agad nilang tinungo ang Bagyo kung saan ay naninirahan sila Rigor at Althea. Balak talaga nilang puntahan ang magkasintahan upang batiin ng personal at ipagdiwang na rin ang pagtatapos ng dalawa sa kolehiyo. Ngunit mukhang napaaga ang pagpunta nila sa dalawa. Mula Maynila ay mabilis nilang tinahak ang daan patungo sa norte kahit 10 oras na ng gabi. Halos magbubukang liwayway na nang marating nila ang lungsod ng Bagyo. Ilang minuto pa ay tuluyan na nilang narating ang tinitirahan ng dalawa. Nag-iisa lamang na nakatirik ang bahay na iyon sapagkat medyo liblib at nasa mataas na bahagi ang kinatitirikan ng bahay na magkasintahan. Ito lamang ang nakayanang ipundar ni Rigor habang nagsusumikap na makatapos sila ng pag-aaral ng kasintahang si Althea. Sinubukan nilang mamuhay ng normal sa abot ng kanilang makakaya. At dahil ang lugar ng Bagyo ay pabor para sa kanyang mahal na si Althea, ay dito nila napiling manirahan. Nakabukas lamang ang pintuan ng magkasintahan. Halatang pinasok ito sapagkat nakatumba ang ilan sa mga kagamitan nito. Walang bakas ng dugo, ngunit bakas nila ang karahasang naganap sa bahay na yon. Love, sino kayang may gagawa nito? Imposible namang magawa ito ng mga normal na tao. Hindi kaya ang mga kasador? Hindi ko rin alam ni Nita. Pero natitiyak ko kung kasador man ang may gawa nito, sigurado akong makikita natin ang bangkay nila dito. Hindi kasi ugali ng mga kasador na kunin ang kanilang target, lalo na kung patay na ang mga ito. Nasisiguro kong kinidnap sila. Pero sino? Hindi kaya ibang lahi ng mga aswang?
Pero bakit naman nila gagawin yun? Wala naman kaming nakalaban na ibang lahi bukod sa mga aswang ng San Juan. Hindi ko lubos maisip. Marami pa ba talagang ibang lahi ng aswang bukod sa inyo? Oo, love. Hindi lang sa San Juan ang mugad ang mga aswang. Noong unang panahon, ay nagkalat na ang mga lahi ng mga ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Iba't ibang lahi, iba't ibang abilidad at lakas. Ngunit pare-parehong aswang na nagmula sa sinaunang uri ng mga ito na sina Emiliana at Rigo. Emiliana? Teka, yun ba yung naisali na dugo kay Isabel? Teka, humingi kaya tayo ng tulong kila Isabel at Dr. Bora? Tumigil ka, Junya. Sinabi ko nang ayoko na magkaroon ka pa ng kaugnayan sa babae na yon, di ba? Lab, ano ka ba? Nasa panganib na nga sila Rigora at Althea, nakukuha mo pang mag-isip ng ganyan. Sorry, love. Pasensya ka na. Kasi naman... Love, wala ka bang tiwala sa akin? Matagal na panahon na yon. At isa pa, hindi naman naging kami. Magkaibigan lang talaga kami. Talaga lang ha? Baka kasi pag nagkita kayo, magkainlaban kayong dalawa. Ano ka ba, love? Hindi mangyayari yon, okay? Magtiwala ka. Ikaw lang ang mahal ko. Wala nang iba. Salamat, love. So, papano? Kailangan na nating pumunta ng San Juan. Kailangan nating ipaalam ito sa pamamahala at kila Isabel para mas marami tayong kasamang maghanap kila Rigora at Althea. Nang marating nila ang bayan ng San Juan, ay agad nilang tinungo ang mansyon upang ipaalam sa pamamahala ng mga tiwalag na aswang ang mga nangyari. Napaka-imposibleng aswang ang may gawa ng bagay na yon. Oo nga't maraming kalahi namin ang naninirahan sa lugar na yon. Ngunit nasisiguro ko ang kapayapaan at alyansa na namamagitan sa amin at sa aking nasasakupan. Malabong mangyaring gawin nila ang mga bagay na yon. Kilala ko ang lahat ng namumuno sa lugar na yon. Ngunit kung taga-ibang lugar ang aswang na yon, lalo na sa Kabisayaan, ay hindi na ako nakakasiguro. Pinuno, ano pong nararapat nating gawin? Hindi natin maaaring pabayaan ang kaibigan ko si Rigor at ang pinsan ko si Althea. Kami man ay hindi makapapayag na may mangyaring masama sa kanila. Nakalimutan mo na yatang isa sa mga heneral ng aking ukbo si Rigor at gaya mo ay isa rin siya sa aming mga bayani. Huwag kang mag-alala, nagsugo na ako ng mga tauhan sa iba't ibang panig ng bansa upang mag-imbestiga at hanapin ang dalawa. Huwag ka masyadong mag-alala, Junya. Magtiwala tayo na walang mangyayaring masama sa kanila. Alam natin kung gaano kalakas si Rigor. Hindi siya basta-basta kakayanin ng kusino mang magbabalak ng masama sa kanila. Sa mga narinig niyang yon mula sa pamamahala, ay bahagyang naibsan ang pag-aalala ng binata. Sinubukan din nilang kontakin si Isabel at Dr. Borja. Ngunit kahit sa Facebook, ay hindi nila mahanap ang mga ito. Kinabukasan, ay isang mensahe ang natanggap ni Junya. Galing iyon sa numero ni Rigor na nagsasabing, "Humanda kayo. Magpapayad kayong lahat. Ikaw na ang susunod. Diablo." Ninita, sinong Diablo ang tinutukoy nito? Love, hindi kaya ikaw? Hindi ba Diablo ang definition sa'yo sapagkat anak ng vampira at aswang? Imposible, kasi siniguro naming ubus na ang lahi ng mga bangkilan. Hindi kaya... Kumusta, Solid Ka-Creeps? Season 3 na po ng Sa Pagkagat ng Dilim. Naway nagustuhan niyo po ang istorya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Anyway, panahon na po para magbayad ako sa mga utang kong shoutout. Narito po sila yung mga nag-comment na gusto magpa-shoutout at saka yung laging nakikinig. Unang-una na po dyan si
Ma'am Cherry Hill tulod na laging nag-aabang ng kasunod ng The Adventures of Jaegong Sungket at saka ng nito ng Sa Pagagat ng Dilim. Si Boss AJ Carlos, Maribet Bisaya, Alin Competente, Joshua Solis, John Rainiel Zacate, Eugenia Hampton, tsaka si Boss Reynaldo Belgado. Subscribe po kayo sa channel niyan. Marami po kayo matututunan. Lalo na sa mga pagdating sa mga audio. Mga parang sound engineer yata siya. Ang ingay naman ng aso na to. Nagsishoutout ako eh. Pasensyahan nyo na po. Anyway, continue tayo. Shoutout kay Maymay and Chacha Vlogs, kay Budoy, Skylover, Samantha Fuentes, kay Bloody Heart, kay Zai or si Irabon, kay Mrs. R, Jelian Kablinan, Vindetta 13, Cebuana Single Mom, Jay Shell Tortosa, Jordan Gabiaso, Darlene Mandapat, Sirian Aguilar, at saka kay Boss Janice na lagi pong solidong nakikinig. Shoutout pala kay Shikenakin Gustilio Abigan at saka kay Bunny Bunny. Shoutout din pala kay Ate Jolly. Shoutout din pala sa miyembro ng mga trupa. Narito po sila, si Aling Maria, Arian De Los Reyes, Van Malikmata, Casper 87, Christine Santos, Dark Hub PH, Disturbed Spirit, Eric Guevara, Faith Baltasar, Geraldine Villote, Jasper Raid Stories, Chimpa Mintuan, John Harvey Abinohar, Kwento Captain Kokak, Marcos Liam Dimakulangan, Maria Reynosa Popner, or mas kilala sa Deep Red na pangalan, Mark Stories Sandatang Pinoy, Miss Midnight Story, Noel Knox, Pin Horero, Rens Animation, Roy Albert Lambinicio, Sam Wrights, Selena Stross, Shyla Hart, Solace de los Reyes, Terio Gomez, Van Chang, Violator Michan. Siyempre, shoutout din sa Mistrio na sina Ben Hur ng Amensahero at Creepy Junkie TV na idol ko pagdating sa voice acting. Shoutout din pala sa mga writers ng Tales from the Creepinoy Channel. Sila si Casmot, si Warpage, at saka si Dora La Cochera. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Sila po yung magigiting na manunulat ng channel natin. Walang sawa yung mga yan. Go lang ng go. Shoutout din pala kay Toing Kra, kay Horror Kaba Podcast, Tagalog Horror Stories, Eriza Miguel, kay Jupiter Toledo, at sa lahat ng mga co-narrators ko na kasali sa Philippine Horror Community. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At maraming salamat po sa mga bago nating subscribers. Muli po, ito ang inyong lingkod, Creepkeeper, out.